Good morning! Guys, kumusta na po ang umaga nyo? Eto guys, magluluto tayo ngayon guys kasi yung aking anak ay nag-request kahapon ng sugpo. Gusto daw niya ng buttered shrimp kaso hindi tayo masyadong pinalad kasi kung kailang nag-request siya tsaka maliliit yung ano natin, nakita nating sugpo. Konti na lang ay alamang na. Pero okay lang, ang mahalaga ay mapagbigyan natin siya. So galing na nga ang mami nyo sa palengke. Ngayon ay 6 o'clock na. So talagang maaga akong namamalengke guys. Actually pagka maramihan talaga yung bibiling ko at pupunuin ko yung freezer ko ay 5 o'clock pa lang lumalabas na talaga ako para tulog pa si COVID. Para safe tayo at pagbalik natin ay pagising pa lang siya. So eto na nga guys kasi wala naman, hindi pa naman talaga ako naka-schedule ngayong mamili dahil may laman pa naman yung aking freezer. Eh dahil nga sa nag-request yung anak ko ng ulam, so bumili na rin ako ng ilan-ilang yung kaya kong bitbitin guys kasi pagka namimili talaga ako ay may taga-bitbit dahil sa laki nga ng katawan ko talagang palagi akong hingal na hingal. So eto na guys, papakita ko sa inyo ang ating mga pinamili. Eto guys, eto lang. Bumili tayo ng isang upo. Yan, dahil ang upo ay talagang favorite doon ng anak ko pag nilagyan ko ng ginili niyan. Tapos sinamahan ko na rin ng ampalaya para medyo healthy naman. Ito ang ating lulutuin ngayon. Kasi nga magbabutter shrimp tayo. So ayan, lalagyan natin siya ng ampalaya. Gusto yan ng anak ko kapag langgunisa ang Ricardo. Tapos, tingnan nyo naman guys, ang luya. Nagandahan lang talaga ako sa luya, pero ang luya ay 30 pesos guys. So napaka ano talaga ngayon ang bilihin. Tapos, ang ating sibuyas ay tingnan nyo, walang malaki talaga, kaliliit. Eh, ang hirap pa naman guys itong balatan dahil ang hanga nito sa mata, di ba? Tapos ang liliit pa, pero wala tayong choice kundi bumili na lang din ako. Meron pa naman akong natira, pero pandagdag lang. Tapos eto nga guys, bumili tayo ng ito yung ating iba butter shrimp. Akaso, maliliit siya guys eh. Pag kasi ako gumagawa nito, double nito laki. So, bumili na rin ako para sure na mapagbibigyan natin ng aking anak. Kasi napakabait naman talaga ng aking bunsong babae. Tapos guys, ito ang ating ilalawak sa kanya, sa ating ampalaya, langgunisa. Pero ito galing sa freezer ko guys ha. Matigas pa. O, dinidepros ko lang kaya nilabas ko. Tapos, kung mapapansin nyo, marami din akong biniling patatas. Ayan guys. Ayan. I think 3 kilos to guys, itong patatas ko. Kasi guys, pag ako ay nagluluto ng patatas na may giniling, hindi ako nagbabalat guys. So ang ginagawa ko, pagdating ko palang galing palengke, ay bababad ko na siya sa tubig. Para, kasi as you can see, daming lupa, di ba? So, kailangan natin siya talagang linisin. Pagkatapos niyan, pag nalinis ko na siya, ibibilad ko siya sa araw sandali. Pag natuyo na yung labas niya, that's the time na ipifridge ko na siya doon sa aking veggie area. So, ayan, 3 kilos siya, pero hindi pa natin lulutuin. Isinabay ko lang sa aking pamimili, kasi sayang naman ang labas ko. Kasi, sa totoo lang guys, 5 minutes walk lang naman ang aming talipapa dito. So, malapit lang ang palengke. Kaya mabilis lang para sa akin ng mamalengke pagka hindi ako pumupunta sa supermarket. Tapos guys, syempre, ito ang ating patatas. Syempre guys, nakakita na naman tayo, nakakita na naman ng mami nyo ng pambansang isda. And guys, ganito ako karami kung bumili ng pambansang isda, guys. Ayan. So, ayan. Yan ang aking isda. Kasi masarap naman talaga ang galunggong, guys. Diba? Ayan. Yan ang ating biniling. Dami, no? Siguro nasa, hindi ko alam kung 4 kilos ba to o 5. Ayan. Hugasan lang natin siyang maigin, then ilalagay natin, hiwa-hiwalay natin kung ilan lang yung pwede natin makonsume sa lunch, sa isang kain. So ilalagay ko na siya sa freezer para
mag-freeze siya doon para at least kahit tumagal siya ng ilang weeks ay hindi siya masisira. Pwede to usually, siguro mga 3 weeks, ganon. Tapos hiningi ko na rin guys ang, alam mo yung mga laman loob niya guys, ito, yung kanyang ano, kasi pag nagpalinis nga kasi ako ng isda guys, ay pinatatanggal ko na rin ito. Bakit? Kasi nga, pag hindi mo yan pinatanggal, hasang lang ang maaalis nila dyan eh. Tapos, mapait pagka yung dinipros mo na siya. So, pinatatanggal ko siya automatic. Tapos, yung mga ganito guys, yan, inaadobo ko yan ng masarap para sa aking mga doggy. Gustong-gusto nila yan guys. Kaya, ang lulusog nila. Pero hindi naman laging ganito. Pag ako lang ay nagpipish. Ewan ko nga ba guys, bakit usong-uso ngayon itong... Tuwing namamalengke talaga ako ay may galunggong na lalaki kasi 'di ba minsan no, talagang madalang 'to, puro babae lang. Ayoko kasi nung babae, guys eh. Ito kasi talaga ang sarap iprito. Prito lang naman ang ginagawa ko dito, guys. Pero ang alam ko pwede din 'tong iadobo, isarsyado, pero prito lang talaga. So, 'yun guys. Tapos pagdating natin galing palengke, syempre yung wallet na ating ginamit, guys, ay ating huhugasan. Ayan, meron ako guys na talagang wallet na ginagamit para lang sa market ko. Kasi nga, nakakatakot si COVID. So, talagang pagdating ko, ganyan ang ginagawa ko sa kanya. Inuhugasan ko siya para maalis yung, syempre, hahawak-hawak tayo dyan. Pagkatapos ay hahawakan din ng tindera yung pera. So, talagang gumagapang si COVID. So, para lang talaga safe tayo ay, yung labas lang naman, hindi ko naman inuhugasan pati yung loob. At saka, talagang sinisiguro ko na kung magkano ang laman ito ay ubos. Wala akong iuwi uli. Para sigurado lang naman. So, yun na guys. For now, yan muna ha. Babalikan ko kayo mamaya. Ihahanda ko muna ang... Kasi guys, hindi pa rin ako nag-breakfast guys eh. Magkakape muna ako. Tapos pag naihanda na natin ang ating mga ingredients sa pagluluto. Simple lang naman to. Ay, magluluto tayo. Okay? Mali na naman ang tingin ko sa camera, guys. Pasensya na, guys. Hayaan nyo, magiging expert din tayo dyan. For now, bye-bye muna, ha? Magkakape muna ako. Bye! Hi, guys! Eto na. Naihanda ko na, guys, ang ating mga iluluto for today. So, ang ating iluluto ngayon, guys, ay ang palaya con longganisa at saka butter shrimp. So, gaya nga ng sinabi ko sa inyo kanina, guys, unahin na natin yung butter shrimp, guys, ha. Papakita ko sa inyo ating ingredient. Eto nga, guys. Bumili ako ng, kasi nga, dalawang araw na nagkikrave yung anak ko sa butter shrimp. So, kanina, kaya napilitan akong lumabas kahit hindi pa oras ng aking pamamalengke dahil may laman pa yung aking freezer. Kaya lang guys, talagang ang nabili ko ay wala talagang malalaki eh. Ito lang talaga yung pinakamalalaki kaya natinik-tinik pa ako kanina sa pagpipili nito. Kasi usually ang ginagamit ko talaga guys ay dalawang ganito kalalaki eh. So ngayon, konti na lang guys ay parang alamang na siya. So pag ito ay niluto natin, syempre liliit pa ito. So, okay lang naman yon, at least ay naigawa ko ang aking anak. Dahil gusto niya daw magulam nito. So, ayan na nga guys. Syempre, hindi mawawala ang butter. Yan, gagamitan natin siya ng butter. Pero parang akong butter sa rep. Syempre, gagamitin natin. Kailangan marami kasi guys eh. So, I'm sure kukulangin to. Kaya dadagdagan na lang natin. Kaya lang, syempre... Talagang dapat lagi nating inuuna kung ano yung mga leftover natin kasi yun nga yung ating ginagawa lagi. Kung ano yung pwedeng maluto ay yun ang ating gagamitin. So, eto guys, nakita nyo kung gaano karami yung aking bawang. Yan po ay tatlong buong bawang. Talagang laging gusto ko maraming bawang pag nagluluto para talaga namang talab na talab, kapit na kapit ang lasa. At meron din tayong onion. Tapos guys, lalagyan natin, itong ating pantimpla, paminta. Yan lang naman po talaga ang ating pinantitimpla. At saka lalagyan natin siya ng itong dried chili para medyo maging spicy siya guys. And then, tapos ito, lalagyan natin siya ng isang cubes lang guys. Lalagay natin sa kanya. Siya lang yung aking pantimpla kasi itong butter ay maalat na po ito. So, I'm sure guys, alam nyo yan, mga misis, di ba? Tayong mga misis ay sanay na sanay sa kusina. Ngayon po, pupunta naman tayo sa ating ampalaya con longganisa.
Ito po ay naka-blanch na. Binanlian ko na po siya. Yun po yung style ko para medyo mawala yung kanyang bitterness. Sabi naman ng mga anak ko ay wala naman daw siyang bitter pag silang bitter pag kinakain nila. So, minsan po kasi guys, ako ay naubusan ng giniling. Usually po kasi ang ginagamit ko dito ay giniling. Ngayon, naubusan po ako. So, ang nakita ko sa aking freezer ay longganisa. Eh, nagustuhan po ng anak ko, pumatok sa panlasa niya. So, yun na nga, ang palagi kong ginagamit ngayon kasi sabi niya, pag ako mag-aampalaya, lagi niyang tinatanong kung longganisa ba daw ang Ricardo ko kasi nga ay parang, syempre, tatamis-tamis talaga siya kaya nagustuhan nila. So, ayan po guys, yun po siguro isa din sa dahilan kung bakit malasa akong magluto kahit hindi naman tayo masyadong naglalagay ng mga panimplang na uuso ngayon ay dahil sa talaga pong marami akong mag-Ricardo kagaya po nito. Mas marami pa yung ampalaya ko kesa sa... Mas marami pa yung longganisa ko kesa sa ampalaya. Kaya siguradong masarap na naman ang kalalabasan ng ating lulutuin. Ganon din po, lalagyan din natin siya ng paminta. Tapos, ito na rin, para medyo may konting kagat. At isasabay natin siya sa pagigisa dito sa onion. Tapos po, tayo ay nag... Handa ng limang egg. Limang egg po yan. Ating ihahalo sa kanya pag malapit na siyang maluto. Tapos po, gaya nga ng sinabi ko, tayong mga misis, kung ano man yung natitira dyan sa ating ref na pwede pa nating pagtsagaan o gamitin uli, ay ating ginagamit para naman po medyo makatipid tayo sa ating budget. Kaya ito po, gagamit tayo ng oil pang gisa dito sa ating ampalaya kasi ito naman, konti lang po kasi nagmamantika naman talaga itong langgunisa. Pero dito po sa hipon kasi, sa ating shrimp ay butter po ang ating ilalagay, hindi po oil. At ang gamit ko nga po palang oil ay coconut oil. Sinasabi ko lang po sa inyo pero hindi po sponsored dyan guys ha. Yan, dahil meron pa naman akong natira sa rep dahil nga sa isang gamit pa lang naman yan. As you can see guys, ang linaw-linaw niya pa. I think ito ay pinagprituhan ng... French fries. So, naparami. Kaya, ayan. Nilagay ko po sa rep ating gagamitin. So, now, pupunta na po tayo doon sa aking kalan para magsimula na po tayong magluto. Sa guys, ay ma-enjoy nyo ang ating pagluluto kasi sa bagay, lahat naman ng mga misis ay talagang mahilig magluto. No, wala naman kasi tayong choice, diba? Lalo na kung tayo may mga anak. Talagang kailangan sa mahal ng bilihin ngayon. Alam nga naman, kain tayo ng kain sa labas. So, talagang tayo dapat ay magluluto every day. Actually, minsan nga po ako, kasi nga po ngayon ay ang wala yung dalawang anak ko, pero nung kumpleto po kami dito, talagang twice a day po ako kung magluto. Sa morning at saka sa pan-dinner. So, yan guys ha, pupunta muna tayo doon para makapagluto na tayo.